congratulations for ano ba? History for making history. Una-una, salamat at invite kami dito at the same time. Ayun nga, masaya-masaya kami na nakagawa kami ng history. Alam mo, boss, matagal ka na kami ini-invite dito. At kami natutuwa na dahil sa inyong father and son historic moment, eh, napagbigyan mo na kami. Ano lang, siguro talagang tiyempo lang din. Actually, marami na nga rin, yun nga, ini-invite ako dito. Siguro medyo natatapat lang na may mga naka-schedule na games. Di bale, okay lang. Importante nandito ka para i-share sa amin yung pakiramdam na in an MPBL game, nagsabay kayo ng anak mong si Matthew. Ano bang ano? Ano bang dumadaloy sa isipan mo nung moment na yun? Tuwing may game kami at nakalagay ako sa lineup, talagang inaabangan ko na ano eh, inaabangan ko na maipasok ako para magkasabay kami. Eh nung yun nga nung game na yun, actually medyo humahabol pa yung kalaban noon eh, pero pinasok pa rin ako ni Coach Chris. So pinapasok pa lang ako, tinawag pa lang ako, nakangiti na ako, halos hindi ko matanggal yung ano ko eh, yung warmer ko eh. So ayun, naging maganda at masaya. Okay, ang nakakatawa kasi, Matthew, ikaw, so nasa court ka. Opo. Hindi mo alam na papasok ang daddy mo. Hindi ako nakaharap sa bench noon. Nakatingin ako sa kabilang court. Nagulat na ako, naghihiyawan na yung mga tao. Doon ako lumingon. Sa gulat ako, pabunta na siya doon sa official table para mag-sabi. Okay, so kailangan mong i-share sa amin. Nung lumingon ka at nakita mo yung daddy mo, papasok na. Ha? Ano ang naramdaman mo? So talaga mixed emotions po talaga, more on excitement tsaka nagulat din po talaga ako. Di ko akalain na papasok po siya. So sobrang excited po talaga tsaka nagulat. Baka nga nagtataka ibang tao, mag-teammate naman pala yung mag-ama. Ba't hindi every game may magkasama sa court? So ito yung sinasabi mong na tiyempo lang. Oo, na tiyempo lang na medyo, yun na, maganda yung lamang namin. So may opportunity na maipasok ako. So pinagbigyan na ako ni Coach Chris. Dahil pareho kayo, same lineup, teammates, di ba? Sa MPBL, kayo ba pinag-uusapan yung dalawa na, mayari ko, Matt, daddy, okay sana kung ano, no? Sabay tayong sa court, tapos ano, sabay tayong makaka-rebound, makaka-score, ganyan, napag-uusapan nyo ba ang dalawa? Wala. Hindi namin pinag-uusapan eh. Parang, ano lang yung pwede niyang gawin sa court na may tutulong sa team, yun lang yung pinag-uusapan namin. Pero yung magkasabay kami, hindi namin na pag-uusapan. Talaga, ba di nyo, kahit habang kumakain, alam mo, okay sana, no? Matutuwa siguro yung mga tao, magsabay tayo, no? Tayong mag-ama na Aquino. Siguro yung mga family members na muna namin, pero kami hindi po. Kayong dalawa, hindi. Never. Okay, mapag-uusapan nyo na panghabang buhay itong moment nyo. Marlou, when Matthew was growing up, at yun nga, nahiligan na niya yung basketball, the sport that you love, ikaw ba parang naisip mo na balang araw, baka mag-abot kami nito ah? Sa totoo lang, hindi ko ano eh, parang hindi ko naisip, hindi ko pinlano na makasabay ko pa yung anak ko eh. Kaya lang nung nag-start yung MPBL at may kumuha pa sa akin, tapos first season, second season, may kumuha pa. Kinuha nga ako ng Bacoor Strikers. Nung time na yun, naglalaro rin siya ng UAP. Pero ang iniisip ko nun is sa ibang team siya maglalaro. Kumbaga parang magkalaban. Yun ang una kong naisip nung time na yun. Hindi ko naisip na magkakasama kami sa isang team. Napapaisip tuloy ako eh. Ano bang mas malupit? Nagsabay kayo sa court na magkakampi o nagkasabay kayo sa court kayo pa magbabantayan bilang ikaw ba naisip mo ba yun, Matt? Na baka kung nagkataon eh sabay kayo pero magkalaban kayo. So to lang, yun po yung naisip ko talaga. Yun ang naisip mo. Never ko po na yung magiging magkakampi po talaga. Kasi sa practice pag nag-extra nagbabanggaan po talaga kami. So yung UAP ko pa lang po
talagang hindi ko po in-imagine na magiging mag-teammate po kami sa MPBL. Hindi ko alam pa paano mo gagawin kung magkalaban kayo eh. Alam ka naman palpalin mo si Marlo, di ba? Eh di na pagalitan ka pag uwi nyo sa bahay. Baka tirahin po. Ano ang lesson na pwede makuha ng mga fans dito, Marlo, na yun nga, because of your longevity at sobrang, you know, yung durable mo, tagal mo na sa game na, nag-abot kayo anak mo, anong lesson pwede makuha ng mga tao dito? Siguro yung sa akin, yung sa at my age, yung pagiging siguro healthy, active pa, maski pa paano nagpapapawis o nagpa-practice pa para kumbaga maging maalagaan yung katawan at at the same time matulungan ko rin yung anak ko na maturuan, ma-share ko ano man yung naging buhay ko sa basketball. Sa mga kumbaga career highlights mo so far in your young career, Matt, nasaan to? Itong being on the court with your dad sa MPBL, nasa 1, 2, 3, 4, 5? Para sa akin talaga, di always mo yun, pero para sa akin number 1 po talaga yun. Kahit, kasi siguro sino namang anak po, di ba, mapangarap na makasabay mo sa court yung tatay mo maglaro po talaga. I mean, iba nagagawa nila sa mga siguro mga games-games lang. Ito po kasi talagang liga po talaga, pro league. So, para sa akin, number 1 po talaga. Nakaka-touch naman tong para maiyak na tayo lahat eh. But again, kami tuwan-tuwa na we got to witness a very, very special moment. A moment that the two of you will cherish. At maraming salamat for sharing that moment with the Score viewers, Matthew Aquino and the skyscraper, Marlou Aquino. Huwag ka lang mag-retire para ano ha? Para ano, mas marami pang games na magkasama kayo. Oo, marami pang games. At syempre, unang-una gusto ko magpasalamat sa kay Kong Strike Revilla, kay Ma'am Sherry Villa, Mayor Lani Mercado Revilla, Vice Mayor Karen Ibaristo, at saka sa buong Bacoor Strikers, players, coaching staff, saka sa lahat ng mga taga Bacoor City, maraming sa suporta na binibigay sa amin. Marlo and Matthew Aquino, guys, again, congratulations and thank you for making us cry today. Salamat. Thank you. Still ahead, Choco Mucho has an impressive debut in the PBL and Creamline scores another victory. We'll talk about the PBL when the Score returns. We'll be right back.